makulit yan, pero yun lang dito dahil minala siya at nauna siya, pakuha sa akin, wasted ang kanyang mga card. I think apat na card pa yung nakalagay sa kanya doon ng susubi. Patatas Origins TV. Hello, hello mga kapatadas at mga Spectractions! So, kamusta kayong lahat? And kamusta naman? Nagugustuhan niyo ba yung bagong format natin ngayon wherein we just go ahead and dive in right into the match pagka-start ng video, no? Alright, so anyway, let's go into this match na, no? So, isa ito sa mga pinakamagaganda, pinaka-challenging na matches ko, no? Now, nagkalaban kami nitong si CSE.gg N4bet. N4bet. Or maybe Nabet, ano, ang ibig niya sabihin. At hindi, you know, some people, they use a different letter or number in English na yun, proper letter. So, maybe yun ang ginawa niya dito, no? Okay, so anyway, double discard bag siya at napaganda, sumuko na agad dito, no? So, hindi ko man lang nagawang ikwento yung yung istorya namin itong sinabit, ano. Kasi nung una, so, this is actually our third match na, no. At mukhang bumalik siya for a back-to-back wasak program. Nung una kasi, natalo niya ako. And then, kami na naman yung pinagharap ng computer or ng system. And then, natalo ko siya doon. And then, dito, pinagtapat na naman kami, no. So, mukhang duda siya sa aking kakayanan. Nataluhin siya, no. Even though sumuko siya nung aming ikalawang laban, ano. Okay, so dito naman, yan. At binanatan ko na siya, yung backline niya, tsaka yung frontline niya. Pero siya din, oh my God, naubos lahat ng hinayupak na cards ko, no. But you know what, I can't do anything about it kasi yun yung team niya, eh, di ba? So it's a discard team, and then meron pa siyang libreng balloon pop dito. Kita mo sagana-sagana yung energy ko, but wala akong magamit na cards, ano. And dito, dahil mauuna pa yung kanyang leching kuan backline, so nagawa niya pa talaga man damage, ano. And dahil meron siyang kuan, nasayang dahil meron siya nung pang kuan, pang aroma, no. So dito dapat meant to be yung attack na yun, but hindi nangyari. So dito finally one on one na rin kami, even though nag 1v2 kami kanina, but we made quick and short work about it, ano. So dito the key with the kapag ka nag 1-on-1 na kayo laban sa discard team, well, you have really no choice kundi gamitin lang ang lahat ng pwede nyong gamitin, ano. So in that case, wala na siya natanggal na card sa akin kasi lahat ginamit ko, but sumuko rin siya in the end. Okay, so we have a similar team na naman dito, no, at discard bag na naman yung hawak niya, pero this time around isa na lang yung kanyang discard bag, so I'm not entirely worried. Hindi kagaya nung kanina, talagang ubusan ng cards yun, right? So dito naman ang kalaban natin ay si Cyrel ng PG or ng Trezor, I don't know which one, or maybe dalawa ang guild niya, no. All right, so dito na timingan natin yung kanyang hinayupak na balloon pop na isda, and sakto-sakto, wala siyang depensa ron. Tinanggap niya lahat 'yon, and at the same time nakapagtanim tayo ng lason, and heto na ang mga hinayupak na discard cards. Now the thing is, kulang lang kasi ako ng isang energy, no. Kung hindi, ang ganda sana nung nangyari. But nevertheless, kahit nasayang yung isang card natin sa discard, dito sumuko na siya. Grabe, ang bibilis na mga laban ngayon, ano? So anyway, dito naman si LF Active Guild naman, ang kanyang pangalan, no? Hinayupak. So meron siyang nakakainis na goda at sinimulan niya agad akong binyagan, ano? Now, as you notice, naglagay kaagad ako ng poison during the first round of that fight or that round. Kasi iniisip ko yung kanya, itong dalawang hinayupak niyang kuhan, ano, yung isda niya sa likod, isang dusk, isang isda, meron silang pang energy steal. And I guess for some reason, kasi wala pa yung energy or yung bug signal niya na kanina, kaya hindi niya pa isinusugod yung dalawang yun, ano. Kung hindi, ang ganda sana, ang sarap sana kung na-timingan natin ng lason yung dalawang yun kanina, ano. So anyway, it's okay. Nevertheless, hindi pa rin siya nakapagnakaw ng energy rito. But unfortunately, patay yung ating plan bago tayo makapag-generate ng energy doon, ano. So, but it's still okay. Kasi malaki pa rin yung damage na natamo nung kanyang plan. And marami tayong naibigay na poison. To which, I think dito tapos na itong plan na to. There you go. Very nice. Patay siya doon. And then, but, you know, isa-sacrifice natin ngayon itong isda natin, ano. And of course, wala siyang makukuhang kuhan doon.
Yun lang, dahil speed fish itong dalawang ito, or may speed fin silang pareho, no? There's no way for us to make them slow down. Yun lang, pagkakamali niya, nag-slow down siya at nagpahinga siya rito. And ngayon, hilo na ito. Although ito, meron pa rin siya ng terror champ, ano, kaya nakainis pa rin. But I made sure na may papasok pa rin dito na damage sa kanya, no? Now, the only thing is, hindi ko na-calculate doon, is pag nag-terror champ siya, dalawang cards ang hindi gagana, no? So dapat tapos na sana yun that time. But then again, dito, nevertheless, tapos pa rin itong laban na to. There you go. Okay, so alright, itong ating next 3 matches, ano, we will focus naman on these Lintia mga modified poison teams, ano. So let's see, round 1, baging kami dalawa, and then round 2, tsaka kami nagsimulang bumanat. Well, actually, siya, nanigas pa rin siya at nagpahinga. So finally, dito lumabas na yung kanyang mga pandayang cards, at lumabas din yung ating cards. Let's see kung ano mangyayari dito, kaya ba nating patayin? Unfortunately, hindi, dahil nasabayan niya ako ng depensa, no? But that's okay, kasi nasabayan din natin siya ng depensa, at hindi niya rin napatay ang ating Terminator. And at the same time, malaki ang damage na tinamo nung kanyang plant, at hindi lang yun, ano, patay siya all the way. Well, actually, meron pa siyang last stand, but you know what, that's okay, kasi dito sumugo na patay ang kanyang Guan Mech sa likod, ano. Okay, so ang kagandahan dito, I don't know why, ano, for what reason, at hindi siya gumamit nung kanyang chump doon. So the good thing about this is mauuna yung ating isda, so madadamage pa natin ng malaki-laki etong hinayupak na smart shooter niya, no? And of course, dahil walang lason na naitanim doon sa ating Terminator at sa ating plant, meron tayong slight, if ever very slight advantage, kaya sumuko na siya. Alright, next up naman, I see Gera, another modified poison team ito na naman, ano? And very much the same as the last match that we had, ano? Now, here's the thing, itong modified poison team na ito, no? It's still very dangerous, kasi itong kuwan niya, even though walang naitatanim na lason, pero yung mga panira nito, napakalalakas, ano? And then hindi lang yun, yung kanyang furball sa likod, makulit yan, pero yun lang dito, dahil minala siya at nauna siya, pak, wasak and wasted ang kanyang mga card. I think 4 na card pa yung nakalagay sa kanya doon, ano. So very nice yung exchange na yun, at nayari natin sila ng di oras, and he barely has anything para sa atin, ano, at ang na-damage niya lang ay ang frontline, at sumuko na naman. Okay, so alright, next up naman, ito ang ating, grabe, no, yung dalawang team na, yung dalawang poison team, na demoralized ng Dioras, ano. Well, especially yung last match natin, nung napatay natin yung kanyang backline, kagaya ng ginawa natin dito, at patay na naman ang kanyang backline noon. Tingnan natin kung madedemoralize din ito, hinayupak na ito, no. So, but mukhang hindi pa siya na-demoralize at sumugod siya doon, ano. At hindi lang yun, nagnakaw pa si Mokong ng Guan. Unfortunately, wala akong panakaw ng energy, kung hindi nabawi sana natin yun. But that's okay, you know. Dito naman sa turn na ito, tayo naman ang may panakaw ng energy, at dyan tinanggalan na natin ng stun yung ating shrimp, ano. Kasi titignan natin kung may lalabas in the next round, and lumabas naman ng ilang cards in the next round. So babanatan natin yung kanyang backline, at ang importante dito is taniman natin ang laso, ano. The bad thing was kanina, as much as I didn't want to, gusto ko sana i-save yung barb strike na yung kanina, but you know, I had to throw it away, kasi otherwise lalong magiging useless yung ating Shrimpinator, which I think it's still a good call, ano. It could have been better, but nevertheless, it's still a good call. And then dito naman, pinuruhan natin yung kanyang plan. But the bad thing is, nabigyan niya rin tayo ng 4 na lason. But that's okay, you know, I was thinking that's okay. Dahil dito yan, papatay na natin ito, hinayupak na kuha niya, no, plant niya. And of course, maunang tumira yung kayang backline, and sakto-sakto nakapag-depensa tayo dun. But nakapagtanim pa rin siya ng lason, ano. But of course, yung sugod natin na yun, I thought, you know what, mas maganda sana kung nailagay ko yung double poison.
And mayroon sana tayo na nailagay sa kanya, no? But hindi nangyari yon. And fortunately, dito pababagalin lang natin siya as a setup for the next turn. And of course, mag-iipon tayo ng energy kasi nakaready na yung, uy, ang ganda nung lumabas. So lumabas yung double allergic. At dahil wala na tayong stun, mayayari natin to. There you go. Tapos ang laban. Okay, ang next 3 matches naman natin dito ay ang ating mga, well, it's not exactly doppelganger matches, but mga weird na Terminator teams, ano. Okay, starting with this one, ang kawirduan nitong Terminator team na ito is yung kanyang midline, ano, at bug ang kanyang gamit. It's a discard bug, right? So, ang maganda dito sa laban na ito, both yung ating Dusk at saka yung ating Shrimpinator mas mabilis sa kanyang mga Axie, no? And then, of course, isa pang maganda rito sa nangyari is naunahan natin mataniman ng poison at mabugbog yung kanyang Terminator sa likod, ano? So, that was very nice. And dito, of course, well, you know, I was kind of hoping na wag niya munang mapatay yon, but unfortunately, nag-double reverse siya at tinamaan niya, no? So dito naman magpo-focus tayo ngayon dito sa plan niya kasi sagana na sa poison ang kanyang midline, no? It's not really that much to worry about, and of course wala siyang mananakaw na energy sa atin, though, which is very nice. The only thing is hindi pa rin tayo pwedeng magtabi ng card dito dahil may discard ability yung kanyang bag. And ang masama rito, na-timingan ako ng double pumpkin, ano? So kung alam ko lang, sana ginamit ko na lang yung jump ability ng Shrimpinator, or at the very least nagtabi ako, no, ng kwan. Okay, so either way dito, naka-gain pa rin siya ng maraming energy, but that's okay, ano, kasi wala nang nawala, well, nawala yung buong card set ng ating Shrimpinator that time, but that's okay kasi mauna pa rin tayo dito, and kahit anong gawin niya, tapos siya sa ating double reverse champ technique. There you go. Nice. Okay, this is our second to the last match na, at si Novato ng Huru ang ating kalaban, ano? And take a look, it's kind of like a Shrimpinator term. Uy, actually, no, this is a Godbug Shrimpinator combo team, ano? So, tingnan natin. At mukhang maganda itong laban na ito, no? Hindi ko na malayan na Godbug pala yung kanyang guan, yung nasa likod niya, no? Yung backline niya. Kasi, hindi siya pula, no? Hindi yun yung typical color ng bug, no? So, anyway, nevertheless, yan, binanatan na natin ang kanyang hinayupak na bug, and patay ang kanyang God bug ng Deolas. Pumunta agad kay God, no? Pati ang kanyang plan. So, ngayon, mag-isa na lang ito at wala halos magawa. Oh my God. Finally, na-damage niya na rin. Nagkaroon siya ng opportunity ma-damage ang ating kwan, Shrimpinator, no? And again, dito, yun, unfortunately, hindi umabot yung pampabagal at nagawa niya tayong patayin, but that's okay kasi binigyan na natin siya ng poison, and dalawa pa ang kailangan niyang taluhin, ano? So, dito, mukhang na-timingan niya, grabe talaga yung shield jab, binayupak 187, napakatindi nung bawas nun, ano? So, again, that's okay kasi dito magpapahinga tayo, no? Okay, there you go, dalawa lang, kaya niyang iba to sa akin, pero sumuko na rin, ano? Nice. Holy cow, grabe talaga. So kung hindi nyo pa napapanood, meron tayong series ni Spectrax, ano, na ni-release natin kahapon, wherein winasak niya at binasag niya yung mga leching shell jab na yan, ano, grabe. So kung hindi nyo pa nakikita yan, lalagay natin dito sa taas ang kanyang match, no? Alright, or yung video na yan. Okay, so finally, dito na ang ating final match. Si Iwan Lahat. Iwan Lahat ang ating kalaban. Now, meron kami na unang match dito, no? At actually, natalo niya ako doon. So, this time around, nag-rematch uli kami. Well, actually, it's back-to-back, ano? So, sumunod kagad itong laban na ito. And I said, you know what? Kailangan kong i-redeem yung sarili ko at patay ang kanyang hinahihupak na Terminator doon, ano? Okay, so na-timingan niya ng lagay ng poison ang kuan atake ng ating plant doon, and at the same time na-poison niya rin yung ating Terminator sa likod, ano? But that's okay kasi dito yari na ang kanyang plant, and open na ang kanyang
Shrimpinator, pero hindi niya pa rin maabot ang ating Shrimpinator. At least meron tayong one round. And dito, pababagali natin itong hinayupak na Shrimpinator niya, no? Kasi napakabilis ng Shrimpinator niya. At of course, dito gagamitin natin lahat ng pwede natin gamitin bago man lang niya patayin ang ating Terminator. At pak! Meron na naman pampabagal, so hindi na ito aabot dito. Tapos na ang laban dahil sa poison na to. So I hope nag-enjoy kayo dito sa ating Monday edition ng PACC. If you did, please hit that like button, ano? And kung kayo ay bago, hit that subscribe button, ano? Para hindi nyo mamiss ang ating mga uploads. Now in this coming week, ano? Maybe mag-feature ulit tayo ng mga PACC episodes natin. But nevertheless, meron pa rin tayong mga SACC episodes na ilalabas dahil meron pa rin mga submission si Vinal na hindi pa natin na-feature, no? And kung hindi nyo pa napapanood ang ating 2 weeks, no? 2 weeks sunod-sunod ang ating mga subscriber submissions na features. So lalagay ko yung playlist dito sa taas para mapanood nyo. And kung hindi naman, puntahan nyo sa description below at makikita nyo dyan yung playlist ng ating mga subscriber submissions. And kung kayo ay may plano or gustong mag-subscribe or mag-send ng inyong mga subscription, what the heck, ano ba yan? Gabing-gabi na kasi. What I meant was, kung gusto nyong mag-submit ng inyong mga videos at ma-feature dito sa ating channel, please huwag kayong mahiya. Go ahead and contact me through that FB page dyan sa description natin below. Ano? Alright, I will see you guys in the next battle.